Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog lagan. For the Sabado ganap nga mga kabads, sa umaga pa lang, inaayos ko na itong DLL at PowerPoint ko na gagamitin ko sa pagtuturo. Sa school nga pala kung saan ako nagtuturo ay self-contained kami. Ibig sabihin, lahat ng subject ay tinuturo ko. Pero lang sa subject na Filipino at science dahil may kapalitan akong teacher pagdating sa grade 4 and grade 5. Kaya nag-handle din ako ng grade 4 and grade 5 at ang tinuturo ko nga sa kanila ay mathematics. Nagkakahawig nga lang yung mga lesson ng grade 4 and grade 5 ngayon. Huling napag-aralan nga namin ay polygons, yung mga triangle, mga quadrilaterals. Ngayon naman nga, ang ginagawa ko ay tungkol naman sa sequence and patterns. Pagdating naman sa grade 6, ang itinuturo ko naman nga ay ang algebraic expression. Sa totoo lang, medyo matrabaho talaga pagdating sa preparation dahil kailangan mong gumawa ng daily lesson log at ng PowerPoint. Pero habang tumatagal naman ay masasanay ka rin. Kapag Sabado naman ay may tutor naman po ako. Kaya ang tinapos ko na PowerPoint na muna ngayon ang mathematics grade 4, grade 5, and grade 6. At ang gagawin ko na nga nito ay maglilinis na ako at mag-aasikaso na sarili ko papunta sa tutor ko. At eto na nga ako mga kabads, nandito na ako sa tutor ko at hindi ko na nga kayo sinama sa pagbiyahe ko. Pagkarating ko nga ay nag-request agad itong tutor ko na gusto niya nga ng spelling na muna raw. At ito nga tinuturuan ko ay grade 1 learner po. Nag-umpisa nga kami na itong estudyante ko na tabula rasa. Una talaga hindi niya alam yung mga letters, yung mga tunog, pati yung mga numbers. Sa totoo lang, kinakabahan at natatakot rin ako minsan kapag nag-handle ako ng ganito. Dahil dito mo talaga makikita kung natututo at natuto ba talaga sa'yo ang bata. Bilog. Bilog. Mesa. Sulat. Paborito. Again. Paborito. At ngayon nga kung mapapansin ninyo, hindi lang siya nakakabasa kundi natututo na rin sa pag-i-spell. Hindi man ganun kabilis yung progress dahil nga hindi naman kami regular sa pag-tutor dahil Sabado at Linggo lang at minsan nga hindi pa ako nakakapunta. Pero sobrang nakakakilig at nakakatuwa nga dahil ang batang to ay ang bilis naman matuto. Kaya sa totoo lang, mas maganda talaga na habang bata pa ang mga bata ay natututukan na. Pagkatapos nga ng spelling at magbasa ng Filipino ay nag-English naman kami. Da. Da. Ano to? Da. Is on has dina has ang bib. The pan is hot. Ano mo na to? P A magiging paid. Ano ba sa? Paid. Lakas. Paid. Hindi nga lang siya ang tutor ko sa araw nito, pati rin ang kuya niya. Mas nauna ko nga naging tutor yung kuya niya at ito nga yung tinuturuan ko ngayon. Nag-umpisa nga rin kami sa reading at ngayon nga ACADS na ang tinuturo ko. Dahil practice-practice na lang talaga para bumilis silang magbasa. Lagi ko nga sinasabi sa kanila magagaling sila, wag lang maging mahiyain. Pagkatapos nga ng tutor ay hinatid na nga rin nila ako. Hindi na nga ako nahiya at nagdalawang isip na ihatid nila ako sa sakayan. Ano ba naman kasi kung nakikita niyong parang okay ako. Pero sa totoo lang, sinisikmura ako neto. Dahil kung mapapansin ninyo, sa unang video habang gumagawa ako ng PowerPoint ay kumain ako ng mangga. Say hi! Dumaan nga rin ako dito kung saan ako dati nagturo at namimiss ko na nga ang mga estudyante ko dito. Pagka-uwi ko nga, binuksan ko agad itong aircon para humiga na ako. Bago nga ako humiga, inayos ko muna itong pasalubong sa akin ng mga tuti ko. Pagdating nga sa mga tuti ko, lahat ng mga magulang napaka-generous talaga. Sabi ko naman sa kanila, hindi ako hihindi pagdating sa blessings. At ito na nga, ipapahinga ko muna ang sarili ko para ma-relax nga itong tiyan ko. At ito nga, sa paghiga ko, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Alas 7 na nga ng gabi nung ako'y magising at ito nga, tinuloy ko na itong trabaho ko. At ito na nga yung mga ibang subject na hindi ko pa natapos. At nakaka-bless nga talaga itong buong araw ng Sabado ko. Yung tipong ang sarap sa feeling na natatapos mo lahat ng mga dapat mong gawin. Alam kong hindi perpekto ang araw kong ito dahil minsan ay just mess, sinusumpong din ako, no? Pero buti na lang talaga medyo na-control ko ang sarili ko.
Bago nga matapos itong kavlog-vlogan ko, mga kabats, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nabasa ko noong umaga ng Sabado. Hindi ko nga alam bakit parang nagpapapansin yung libro. At ang pinaparating nga nito ay may dalawang uri daw ng trabaho. At paano ka nga ba magtrabaho? Nagtatrabaho ka ba na nagtatrabaho ngayon para pagdating ng araw ay makakahanap ka ng pahinga mo? Pero hindi mo namamalayan na tumatanda ka na at naubos na ang oras mo sa kakatrabaho mo. At yung isang uri naman ng trabaho, habang ginagawa yung trabaho niya, ay mahal niya ang ginagawa niya. Sa madaling salita, habang ginagawa natin yung mga trabaho natin, isipin natin na offering natin to. Alam kong napapagod tayo sa trabaho natin. But once na mahal natin to at alam natin na ang siniserve natin ay si Lord, gumagaan. Minsan nga hindi mo mararamdaman yung pagod, mas nararamdaman mo, mas nafe-feel mo yung blessing ni Lord. At ito nga tinatawag nating offering, ito daw nga yung wordless prayer natin. Gawin mo lang ano yung mga kaya mong gawin, just give your best, and God will do the rest.